Hey, magandang araw sa inyong lahat. Bale ang ayusin natin ngayon itong concert na trio to. Problem nito ay parang may watosi sa loob. So pakinggan nyo. Ayun, napakinggan nyo, diba, para may watosi. So, syempre, hahanapin natin kung saan ba yung problema. Pwede kasing sa volume control or dito sa main amplifier. So, paano ba natin malalaman? So, tinanggal ko muna yung input niya, tapos on natin. So, bali, ganun pa rin siya. So, ibig sabihin, dito yung pinaka-problema niya. Napapakinggan nyo, normal naman yung audio niya. Kaya lang, meron siyang parang pumuputok-putok o ragas ako parang may sinunog na watosi dyan. So, yun yung problema niya. So, paano man natin ito ayusin? So, yan ang ituturo ko sa inyo, step by step. So, bago ang lahat, tanggalin ko muna to dito sa case niya. So, tanggalin natin yung board. So, step by step natin itong ituturo sa inyo. Siya nga pala mga ka-G-lovers, kung sa YouTube nyo ito napapanood, please subscribe and pahit ng notification bell. At kung sa Facebook page nyo naman ito nanonood o napapanood, please follow my page, pa-share na rin and pa-like na rin. So, thank you very much. So, ito na, tanggalin muna natin to sa housing niya or tinatawag natin na case. Tanggalin muna natin dito. Tapos, check natin na maigi. So, tuturuan ko kayo kung paano ba natin siya maalis yung parang may watosi sa loob. So, yan ang ituturo ko sa inyo. Bali, ito na, natanggal na natin siya. So, kunting linis-linis muna. So, pag napapansin nyo yung pinaka-main amplifier board natin, napapansin nyo ba? Yan, tingnan natin na maigi. Kita nyo, parang wala pa siyang history ng repair. So, parang company pa yung nagsoldan nito. So, masyorte tayo mga ka-G-lovers kasi tayong nauuna. So, napakasarap yan, ayusin. O, napakasarap lahat ng una. Joke lang. Hehe. So, ito na. So, paano ba natin to sisimulan? So, ang una ko munang ginagawa ay physical check. So, kita nyo, inisa-isa ko, tinitingnan ko baka mayroon siyang nabaling paa dahil sa kalawang. So, tinitingnan ko kung may mga kalawang dyan. Kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit yan pumuputok-putok o parang may watosi sa loob. So, yan, inisa-isa natin. Dahil sa mukha naman na wala tayong makita na parang kinalawang dyan. So, next step natin ay, so siguro power on natin, tapos galaw-galawin natin bawat pre-drive transistor. So, malalaman kasi natin dyan kung meron siyang loose contact o tawag nyan, hindi na nakadikit kasi hihinto yung ingay. So, paano ba natin yan? Ngayon lang natin to. So, yan, nagragasak na siya. Isa-isa natin siyang galawin. Pag hindi nyo yan nakuha sa ganyan, so hindi siya luminaw. So ibig sabihin ay next step na naman tayo. So step by step lang natin to gagawin. So ang pinaka next step natin mga ka-G-lovers ay ito na yung pinaka basic. So ito na yung lagi natin ginagawa. So kahit baguhan ka, ito na yung lagi mong ginagawa. Kahit professional ka,
ito pa rin ang lagi mong ginagawa. So, minsan lahat tayo ito na lagi natin ginagawa. Joke lang. So, ito na yung gagawin natin dahil lagi ko tong ginagawa. So, hindi yan mga ka-G-Lovers paglilinis ha. Talagang lilinisan ko yan. Hindi yan yung sinasabi kong lagi kong ginagawa. So, mamaya-maya. So, ituturo ko yan sa inyo mamaya-maya. So, nilinisan ko lang muna to. So, bali ito na yung sinasabi kong lagi kong ginagawa at lagi nating ginagawa. So, kahit nagsisimula ka pa lang, ito na lagi mong ginagawa. So, ano ba yon? Siyempre, pag-re-resolder. So, ito na yung gagawin natin. I-resolder natin kasi magbabaka sakali tayo, baka may cold shoulder. Pag wala pa rin dyan, hindi nadala dyan. So, ibig sabihin, isa-isahin natin yung mga parts na i-test. So, resolder ko muna to. So, nagtataka kayo kung bakit parang sinushort ko. Nilalagyan ko ng soldering lid. Kasi inaalis ko kung may corrosion man dyan or may tinatawag tayong mga konting-konting kalawang, maaalis siya. Kaya niluluto ko siya na maigi, yan, parang sinushort ko, kasi may inaalis ako dyan. Yung parang mga asin-asin dyan. Or tinatawag natin na corrosion. So, ganyan lang muna. Tapos, yan, ipump natin. Tapos, ayusin na lang natin mamaya. So, ganyan-ganyan lang. So, bali hindi na ako nag-discharge kasi alam kong discharge na to kasi lagi ko na tong ginagawa. So, discharge na yung filter capacitor niya. So, depende na rin sa inyo yan mga ka-G-Lovers kasi ito yung pamamaraan ko. So, depende sa inyo. So, siguro kayo, yung mga pa dyan, iniisa-isa nyo na lang nire-resolder. So, ako kasi iba naman yung ginagawa ko. Ganito yung ginagawa ko, parang sinushort ko yung mga pre-drive. So, may inaalis kasi ako dyan. Yan, parang iniisis ko, inaalis ko yung mga parang corrosion na sinasabi ko nga sa inyo. Siyempre, iba-iba tayo. So, kanya-kanya tayong diskarte kung paano nyo siya i-resolder. So, ako ganyan ako mag-resolder. Kasi may purpose talaga ako nyan mga ka-G-Lovers. So, makikita nyo mamaya kung gagana ba tong ginagawa ko. Pag hindi pa rin, so alam nyo na, syempre tatanggalin natin isa-isa yung mga pre-drive transistor para ma-check natin isa-isa. So, swerte natin kung gumana tong ginagawa kong technique na to mga ka-G-Lovers. So, ito, common lang naman to mga ka-G-Lovers. So, alam ko, sinasabi ko nga sa inyo, lagi natin tong ginagawa. So, ako, lagi ko rin ginagawa. Kahit nagsisimula pa lang tayo, ito na yung ginagawa natin. So, pag re-resolder. So, yan, tapusin lang natin tong i-resolder. Tapos, ayusin na lang natin ng maigi para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, linisan natin. Tapos, check natin ng maigi kung wala na ba siyang nagkabit-kabit o wala na siyang sumabit o wala na siyang sumingit sa pagitan ng dalawang paa ng isang parts para hindi mag-short. So, tandaan nyo yan mga ka-G-Lovers. Double check pa rin tayo. Magdo-double check. So, bali itong ginagawa natin ay hindi para sa mga professional kasi ang mga professional ay alam na ito. So, para lang to sa ating nag-aaral pa lang o mga baguhan. So, syempre, ganito yung mga kadalasan technique ng baguhan na tulad ko. So, parehan yan rin ako na baguhan rin. So, nagsisimula-simula pa rin sa pag-aayos kasi hindi ko tinatanggap sa sarili ko na ako ay talagang professional na nito. So, tinatanggap ko lang na parang baguhan lang ako para gusto ko pa rin umaral o gusto ko pa rin matuto. Kasi pag marunong ka na o sa sinasabi mong professional ka na, baka tamarin ka na ayaw mo nang matuto. So, mas maganda pa rin nung iniisip mo sa sarili mo na baguhan ka, at least gusto mo pa rin matuto. So, ganyan yung pananaw ko sa buhay mga ka-G-Lovers. Kaya, hindi ko sinasabi na ako ay professional na sa larangan ng ganito. Kaya, sinasabi ko sa inyo na katulad nyo rin ako na nag-i-explore pa rin o naghahanap pa rin o nagpapatatag o parang
hinahanap pa rin yung lalim ng electronics. So, parehas nyo rin akong, kasi meron din akong mga time na hindi ko siya maintindihan. Kaya gusto ko siyang malaman. So, hindi lahat ng oras ay alam ko. O hindi lahat ay alam ko. So, may mga talagang time na hindi ko talaga alam na gusto ko rin malaman. Kaya ini-explore ko. So, taposin lang natin tong pag-resolve natin mga ka-G-lovers. Tapos, aalamin natin kung epektibo ba yung ginagawa natin na ganitong technique. So, bali, ayan na tapos na natin siyang ma-resolder. Anong klase nito? So, next natin, dahil na-resolder natin itong mga ka-G-lovers, siyempre, try natin testingin kung mawawala na ba yung ragasak. So, tingnan natin. So, ayun na nga mga ka-G-lovers, kita nyo, epektibo pala. So mag-audio test tayo, kita nyo na audio test natin. Masagurang lubos ang 200 watts muna. So diba na wala na, malinaw na siya. So wala na tayong parang watusi dyan na sinusunog. So wala na yung ragasak niya. So nakikita nyo ba yung dalawang resistor na 10 ohms, sunog na rin yan. So kahit wala yan, gagana pa rin yung amplifier natin yan. So huli ko na yan papalitan, so saka ko na yan papalitan pag talagang totally na patunog na natin ito ng maayos. Madali na lang kasi magpalit niyan. So, may ituturo pa pala ako sa inyo ng pag-audio test. So, alam na ng iba to. So, sinit natin sa 10 volts DC. So, huwakan mo lang yung Black Test Prod tapos humawak ka dito sa heatsink. Kasi pag hindi ka humawak sa heatsink niyan, mag-wild yung audio nyo mo niyan. So lalakas yung pag-audio test mo niyan. Kaya hinahawakan ko yung heatsink o yung ground niya. So okay naman, both left and right, meron tayong audio. So malinaw naman. So next natin ay kabit na natin itong lahat para matesting na natin. So konting fast forward lang tayo mga ka-G-lovers. So lagyan ko lang ng mga at least mga tatlo sigurong tornilyo para makapag-test na tayo. So pasensya nyo na mga ka-G-lovers kung nagpapatugtog ako dyan kasi inalisan ko ng background kasi yung kalapit natin nagpapatugtog baka makapiret tayo. So pasensya nyo na. So ito na mga ka-G-lovers, so try na natin siyang testingin. So lagyan natin siya ng input na music. So garing dun sa player natin. So try na natin kung tutunog na ba to. So power on lang natin.
hindi pa pala siya nakakabit mga kajilaber, so pasensyan nyo na, makakalimutin ako. So dito ngang partin to, medyo nakalimutan natin, no? Parang mali yata yung kabit natin. So hindi yan dyan. Ito, tama na to. Itong sa pan, mali yan nalagayan ko mga kajilaber. So tinignan ko muna yan ng maigi. So tinanggal natin, binalik natin doon. Yun ang tamang connection niyan. Ito yung red and black ay para sa pan, tapos yung parehas white para sa negative and positive supply, para dun sa tone control. So yan, binalik rin natin sa tamang connection. So tara na, power on natin ulit, tapos testing tayo. So yan yung tamang connection natin. So okay na mga kajilabers, tara, let's testingin natin. So una natin testing. Hindi muna tumunog yan dyan. So hindi muna siya tumunog kasi mali yung setting. Ito pala, oh. Yan, okay. So ayan na mga kajilabers, kitang kita nyo naman, okay na yung amplifier na to. So malinaw yung tunog nito. So believe ako dito sa model na ganito ng concert, yung AB-3O2 ng concert na luma, ng design na 3O2. Kasi yung bagong 3O2 na design nito, hindi ko alam kung original yun or fake, mayroon ng USB. So ito yung lumang design niya, original to, yung ganyan, ganitong design. Malinaw yung tunog nito, so maganda tong gamitin sa mga trompa. So malino yung nilalabas na tunog niya. So okay na to. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So maraming salamat na naman sa inyong lahat. So bali ito yung sinasabi ko sa inyong lahat mga kajilabers, na sunog na resistor, 10 ohms, dalawa yan. So papalitan ko na lang yan. At least napatunog na natin siya, so madali na lang magpalit ng resistor. So once again, thank you very much. So see you next time ulit mga kajilabers. Maraming salamat.